So welcome nga guys sa video natin ngayong araw na ito. Ang pag-uusapan natin para sa ating unang topic tungkol nga ito sa NBA at sa pagpapalit nila ng brand ng bola. Alam naman natin na ang ginagamit ng NBA ng matagal na panahon ay ang Spalding nga. Ayon ang official game ball ng NBA. Pero may lumabas ngang balita, ibinalita ito ni Chris Haynes. Sinabi nga na NBA to introduce the new Wilson game ball at the Chicago Combine later this month, ending a 37-year partnership with Spalding. At sinabi nga rin sa report na ito na simula next season ng NBA ay gagamitin na nga nila ang Wilson as official NBA game ball. Pero kagaya nga nung sinabi sa report, uumpisan muna ito sa Chicago NBA Draft Combine kung saan mga NBA incoming rookies muna ang makakaranas ng bagong bola nga ng NBA. At ang pahayag nga ng isang NBA representative tungkol sa pagpapalit ng bola ng NBA, ito ang sinabi niya. Our feeling was Spalding is a company at the top of the pyramid, but Wilson certainly shares that reputation with them. At sinabi pa nga rin sa report na ito na Wilson is highly regarded in the basketball world. In the first 74 NBA seasons, Wilson had the first 37 and Spalding had the next 37. So ngayon ko lang din nalaman sa report na ito na ang first 37 years pala ng NBA, Wilson ang kanilang ginagamit. Pero itong the last 37 years, Spalding naman. At ngayon, hindi na pala bago ito kundi babalik lang ang NBA sa dati nilang brand, sa unang brand na Wilson nga. So yun nga ang report about dito sa pagpapalit ng bola ng NBA or brand ng bola from Spalding back to Wilson nga. Para naman sa ating next topic, isa nga itong trade rumor. Trade rumor pa lamang, rumor, bali-balita pa lang. Sabi nga at ni-report nito ni Kevin O'Connor na Simmons for McCollum swap is reportedly considered reasonable around the NBA. Sabi nga yan daw ng mga NBA executives. Dahil nga daw kasi itong Philadelphia 76ers at Portland Trail Blazers ay kinoconsider na i-move nga daw nila ang kanilang mga guards. So unfortunately nga ay wala pa tayong masyadong details about sa report na ito dahil nga kagaya ng sinabi ko kanina ay rumor pa lamang at bali-balita. Wala pang concrete news na nagsasabi na pwedeng maging posibilidad ito. Pero anyways, para nga sa huling topic natin sa ating video na ito, tungkol naman ito kay Kobe Bryant na sinasabi niya kay Ben Simmons 3 years ago na kailangan niya daw ng jump shot neto ni Ben Simmons. Panoorin niyo ang pahayag ni Kobe Bryant. Ben Simmons, well, you gotta get a jump shot. It's like, it sounds humorous and all that, but I'm dead ass serious. Yeah. You can't, like, you know, because if not, he'll regret it. When his career is over, and you look at what he's doing now without that, is astonishing. Now imagine you can shoot the ball. What does that open up for you? You don't want to retire. No, seriously, you don't want to retire and look back and go, man, if I had a jump shot, what would I have done? You don't want that. You don't want that. So I don't care if you have to lock yourself in a gym 10 hours a day. If this kid gets a jump shot, it's a serious, serious problem. A serious, serious problem. So nantanong ata itong si Kobe Bryant kasi about nga dito kay Ben Simmons at sinabi niya nga na kinakailangan nga daw nito ni Simmons na makakuha ng jump shot dahil nire-regret niya daw ito later. At ngayon siguro naman nireringgit nga ni Ben Simmons na hanggang ngayon 3 years later na wala pa nga rin siyang jump shot simula nung sinabi ni Kobe Bryant ito. Nakita naman natin yung recent struggles niya against niya sa Atlanta Hawks. So from 3 years ago pa nga lang itong si Kobe Bryant sinabihan na itong si Ben Simmons ay kailangan nga magkaroon ng jump shot sa kanyang game. Pinuri niya nga muna ito na malakas na nga daw itong si Ben Simmons at kapag nagka jump shot nga daw ito ay hindi na lang natin alam kung ano pang magagawa niya. Pero hanggang ngayon 3 years later nga ay wala pa ring improvement itong si Ben Simmons sa kanyang game. Simula nung rookie year niya hanggang ngayon pang 5 taon niya na ata ay ganun pa rin ang kanyang laruan. Pero meron naman siyang malaking improvement sa depensa. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if not subscribe. Siyempre mag-subscribe na din everyday manood ang mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!